Welcome back sa ating programa na hindi lang pampamilya pang sports pa. Ha? Pero bago nga pala tayo magsimula ay shoutout muna sa mga tropa natin dyan na sina Doraemon, Garfield at Hello Kitty. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Bumalik tayo kay Mooning habang tinatanong si B-Boy kung gusto niya makipag-deal sa kanya. Naglabas si Mooning ng kontrata at pinakita ito kay B-Boy. At ang nakasulat dito ay, bigyan mo ng 2 million pesos ang pamilya ni Tommy Tomato na nakatira sa Imus, Cavite, katabi ng tindahan ng Kwek Kwek. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Sinabi din ni Mooning, Miaw, kailangan mo din sabihin sa pamilya ni Tommy na mabuti ang kalagayan niya ngayon. At kapalit nun ay babayaran ka namin ng 50 Tower Coins at 200 Magical Cherry Tomatoes, Miaw. Gulat na gulat si B-Boy doon at naisip na sobrang matutuwa ang kanyang anak doon. Sa wakas may makaka-appreciate na din sa kanya. Uy, uy, sana all! Ano ba ito? Matandang sad boy. Pero oo nga pala, sino ba itong Tommy Tomato na ito? Parang gawa-gawang pangalan lang ito ng loko-lokong tao. At dahil mensahe ito para sa pamilya niya, ibig sabihin ba noon isa siyang hunter na hindi kayang makalabas sa tower? Naalala naman ni Mooning na sinabi sa kanya ni Tommy na huwag ipapaalam sa iba na nasa 99th floor na siya. Kaya't ang sinabi niya na lang ay niligtas daw siya ni Tommy noong siya ay nasa 40th floor at ngayon ay tumetanaw siya ng utang na loob. Sobrang ikinagulat naman ni B-Boy yun. Teka, sinasabi mo bang meron ng hunter na nakarating na sa 40th floor ng tower? At siya din ang nakakahanap nitong mga cherry tomatoes? Miaw, hindi ako pwede magbigay ng impormasyon, Miaw. Masikretong tao kasi yun si Tommy Tomato kaya quiet lang ako. Sinabi ni B-Boy sa kanyang isip, Floor 40? Kahit pa kasama ang best members ng guild namin baka mahirapan pa kami makalampas sa Floor 39. Wala pa akong nababalita na isang hunter na umabot ng ganun kataas ng floor. Kung isa siyang solo hunter na hindi pa nagmumula sa kahit anong mga guild, isa itong maganda opportunity upang ma-recruit siya sa guild in the future, at posible din ma-monopolize namin ang distribution ng mga rare cherry tomatoes. Sige Mooning, pipirmahan ko na itong kontrata. Ang kontratang ito ay effective kahit nasa labas siya ng tower, at magkita daw ulit sila matapos ang 10 araw para sa updates. Sumigaw pa ito at nangakong, ako si B-Boy Quiboloy, ang leader ng Phoenix Guild ay nangangako na tatapusin ang aking misyon. Will you please repeat it? Stop! Balik naman sa farm at makikita natin ang mga rabbits na ginagawa na ang bago nilang mga bahay. Nung natapos ito ay tinawag na nila si Tommy upang ipakita ito sa kanya. Nagulat siya dahil ang ganda ng nagawa nilang bagong bahay. Mukhang pinaghirapan daw talaga ito ng mga rabbits. Gumawa pa sila ng pahingahan nila tuwing tanghali, pinuri naman sila ni Tommy at sila ay nagkaroon ng housewarming party. Nag-toast sila para sa isang job well done at binigyan niya din si Black Rabbit ng juice. Sinabi ni Tommy, salamat sa pag-supply sa amin ng high quality na mga isda lagi. May utak din talaga kayong magkakapatid no? Magandang idea ang ginawa niyong baso gamit ang carrots. Kahit maliit ito para sa akin, masaya pa din ito gamitin kasi pwede ko kainin yung carrot pag naubos ko na yung drink. Tumingin naman si Tommy kina Roger at napansin niya na naglalandian na naman sila. Sinabi niyan, parang may nararamdaman akong something. Bakit kaya nila kayo pinaalis ng bahay? Mukhang magkakaroon na kayo ng mga bagong kapatid soon. Advance ako mag-isip. Bigla naman may lumabas na notification window at ito pala ay ang seed store. Mukhang nag-open na din ulit ito na ikinatuwa ni Tommy. Binuksan niya ito, at tinignan ang mga options. Napasigaw naman siya nung nakakita siya ng lettuce sa pagpipilian. Gusto niya daw sana mag-samgyupsal at dahil may lettuce subalit wala naman silang karne kaya wag na lang. Ano kaya ang pipiliin ko? Potatoes or strawberry? Marami na akong pera pero isa lang ang pwedeng bilhin bawat transaction kaya naman ang hirap makapili. Sige na nga potato na lang, total tomato naman ako. Nagbayad na siya, at nakakuha niya na ang seeds at mga seed shop loyalty points. Muntik pa siya matamaan ang sako nito ngunit buti na lang at nakatilag siya. Na bad trip din si Roger dahil muntik pa daw sila matamaan. Tinignan ni Tommy ang potato at na-excite siya sa pagtanim nito. Inisip niya na agad ang mga luto na pwede niyang magawa dito, kaya tumulo ang kanyang malapot na laway sa kanyang labi. Nako, baka mapalitan na ang pangalan ni Tommy nito in the future.
Okay, magpahinga muna tayo ngayong araw at bukas mag-focus na tayo sa pagtanim ng mga patatas. Siya nga pala, kamusta na kaya yung morning na yon? Siguro naman natapos niya na yung mga pinapagawa ko? Napunta naman tayo sa isang lugar na tinatawag na Central Merchants District. Makikita natin ang magandang syudad na ito na punong-puno ng mga masasayang mga kahayupan pati na hindi malaman na elf na may halong alien. Alien! 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 Dito na din natin makikita ang ating mahal na Mooning, Meow Meow Meow. Mukhang maganda itong kawali mo, magkano ba ito? Ayan ba, kahit 1.6 tower coins na lang yan para sa iyo Pogi, arf arf. Bigyan mo naman akong discount, mura lang ito sa Shopee, nakakamiyaw ka naman. Salamat Shopee! Aba, direkta kang magsalitang hinayupak ka, ngayon lang kita nakita dito kaya naman sige bibigyan kita ng malaking discount. 1.5 tower coins na lang yan para sa you arf arf. Ha, mukha ba akong tanga? Nag-discount ka pa miyaw. Eh syempre, talo pa ako sa puhunan kung bababaan ko pa yan, woof woof. Ay talaga ba? Eh di sayo na yung kawali mo miyaw. Hoy, teka lang. Easy ka lang dyan ba't aalis ka agad? Eh sabi mo hindi ka na magbibigay ng discount eh. Haste, sige na nga. 1.3 tower coins na lang para dyan arf. 1.2 lang, ang lakas mo tumaga ng presyo, para kang mga pedicab pag umuulan, baka ikaw tag-in ko dyan miyaw. Kapag nakaupo ka sa bisikleta, naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng isang tao. 10,000! Galing ah, sige na, papayang na ako sa 1.2 tower coins. Tumakbo na agad si Mooning once matapos ang transaksyon, inakala naman ang nagtitinda na newbie lang daw si Mooning, ngunit master na pala ito sa panggugulang. Tumingin ang tindero sa binayad ni Mooning at nagtaka siya sa marka na nasa coins. Pumunta naman tayo ulit kay Mooning na pagod sa pagtakbo. Miyaw, sa wakas, nagawa ko na din. Nakabili ako ng items nang hindi nagpapakatanga. Pinakita naman sa atin na tinuruan pala siya ni Tommy. Pag may nag-offer daw sa kanya ng presyo ay dapat manghingi siya ng discount kahit ano pa ang mangyari. Ay pag hindi ito nagbigay ng discount ay umalis na lamang ito. Pag pinigilan ka ng tindero ay siguradong makukuha mo yung item na may discounted price. Tandaan mo lang yan Mooning at hindi ka na maiisahan. Natuwa naman si Mooning dahil effective daw talaga ito. O diba, may life lessons ang kwento natin, pati sa pagtawad ng presyo meron yan. Hindi yan tinuturo sa GMRC kahit itanong mo pa kay attorney. Mga bobo! Ngayon daw ay isa na siyang wandering merchant na marunong makakuha ng discount. Habang naglalakad ay may naririnig naman siyang transaksyon na nagaganap sa eskinita. Makikita natin na ito pala ay si Moy Moy, at mukhang may ginugoyo na naman itong newbie. Nanggigil naman dito si Mooning at hinanda na ang kanyang tinatagong hidden battle form. Pero syempre, alam nyo nang sa susunod na ulit yun. Kaya abang-abang ulit sa next video. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Sino yung tumakon sa aking guwapo? Pero kang 15,000!